In this reading, we will going to have love reading and message from your person. Let's see the energy first. Oh. Okay. So, meron ditong acceleration, catch up and approach. Okay, good news are coming. So, if you are asking na, sabihin natin, may pag-asa ba? Meron dito acceleration, meron dito strive and approach. At sabihin natin na, look, oh, the focus. Nandun yung focus when it comes to, sabihin natin, goal na relationship na to. And trust na merong good news na paparating sa inyong dalawa. Ito ay kailangang mangyari. Alam nyo yun, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo right now, nakasulat yun, nakatadhana yun. Sabihin natin, kahit hindi mo man yun nahahalata, kahit hindi man yun mukhang maayos sa iyong paningin, kasi dito parang may something na para bang pwedeng magpadala ka doon sa negative thoughts mo or negative impression mo, kasi luko. Pero kailangan sabihin natin, you are urged to focus in this relationship no matter what, ano man yung itsura niya, ano man yung sabihin natin nakikita mo right now. Kailangan mo magtiwala, okay, na merong magandang paparating sa relationship ninyong dalawa. Okay, let's see more confirmation about this. Kasi meron, yes, may hindi magandang parang sabihin natin, parang hindi naman maganda, parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero pwede natin i-consider yon as distraction. Kasi nandito yung focus, dito sa future energy natin, na you are urged to have focus in this relationship. Maging serious ka, maging sensitive ka. Ano ba talaga ang nangyayari behind that? Baka nadadala ka lang ng ego mo, kaya naiisip mo yung mga bagay-bagay na yun sa yung relationship. Okay, love call. If ever nawala kayong communication right now, my loves, nandun yung sabihin natin communication, message of love. And kung tinatanong mo kung iniisip ka ba ng iyong person, is yes ang sagot. Ooh, okay. I like you, girl with the snake. The Grim Reaper. Okay, my loves. Dito, for confirmation, eto na. So, dito, my loves, acceleration, nabanggit natin kanina, and sabihin natin kung merong pangit na pangyayari, trust na merong magandang paparating, and just stay focused. So dito, my loves, as confirmation, if ever na merong nangyari, na merong sabihin natin paparlapit na break up, na sabihin natin, eto ha, kung ito is hindi pa, wala pa right now, if ever na merong gusot na mangyayari sa inyong dalawa with your person, nandito kasi, my loves, yung someone wants to express love to you. I hear na meron dito, my loves, pwedeng parang kumbaga sa relationship ninyong dalawa ha. I hear na merong gustong sumingit. Okay? Kasi dito, look at the love call, look at the I like you card. Merong gustong sumingit, mag-express ng love. It's either sa side mo or sa side niya na pwedeng mag-cause ng blockages sa inyong dalawa. Okay? Being charmed. Yung energy ng ganon na parang kumbaga, if ever na merong gustong magparamdam sa'yo or sa partner mo, this relationship or communication dapat ma-end na yun. Kasi the spirits are telling you na dapat mag-focus ka dito sa relationship na to. Huwag kang magpa-distract, my loves. Kasi dito, oh, reliable, look, merong gusto na magparamdam. Sabihin natin na iyon is pwedeng maging gusot sa inyong dalawa, my loves. Yung gusto magparamdam na may gusto sa inyo,
you know, fun flirt, my loves. At iyon yung sabihin natin parang pwedeng mag-cause ng gusot sa relationship niyong dalawa. If ever sa'yo na sabihin natin merong nagpaparamdam sa'yo, huwag ka magpapadala doon. Mag-focus ka sa partner mo or sa person mo. Dapat ma-end na. Kung meron kang mga communication sa iba, or maybe your person, kung meron lang siyang ka-chat na iba. So, kailangan mag-end na yun, my loves. Just focus in this relationship. Seryosohin mo itong relationship na to. At huwag kang magpapadala sa mga distraction. Okay. So, let's see more confirmation. Ano ba yung love call? Someone is thinking of you, eh. Merong someone na labas sa connection ninyong dalawa na gusto mag-express or magparamdam ng kagustuhan sa isa sa inyo. Okay. And lack of fulfillment. Yan. Lumitaw. Negative indulgence nga. So, one of you, pwedeng may loves, meron nga talagang ka-talking stage. Pwedeng ganon. Pero dito, my loves, is if ever na mapa-find out mo yon, if ever, eto nga, baka kasi, my loves, if ever lang ha, na one of you ay maka-discover na gano'n, na may communication ang isa sa inyo sa iba, is mag-cause yun ng distraction. Pero always remember this reading na para sa'yo, mag-focus ka basta dyan sa relationship ninyong dalawa. Okay? Andun yung teamwork, my loves. So, nandun din yung recovery. Mapagkakasunduan, mapagtutulungan nyo rin yung healing na yan with your person. Kasi nandito yung negative indulgence. Pwede, my loves, na ma-disappoint ka once na okay. May pause and surrender dito. Bakit dito lumilito lagi sa future energy natin? Itong pause and surrender and itong end. Okay? If ever hindi yan sa inyong relationship, if ever na hindi kayo talaga magkaroon ng separation or cool off, ang kailangan ma-end doon, my loves, is yung sabihin nating involvement sa iba. Pakikipag-usap sa iba. Kasi ditong love call na to and itong card na to, meron talagang nagpaparamdam, gusto magparamdam ng feelings nila. So, ibig sabihin, labas yun sa relationship nyong dalawa. Pero, my loves, meron din paparating na help, meron din sabihin natin, learning to cope and recovery. If ever, my loves, ha, na ma-encounter nyo is separation, don't worry kasi nandito naman yung teamwork spirit. So, meron din talagang darating para mag-express ng support. Pero I hear, my loves, dito talaga may someone na if ever na talking stage and sabihin natin nag-express ng love. Iyon yung dito kasi yun, look, sa gusot. Okay? And then yung I like you na yan, hindi pa yung relationship yan eh. Pang flirty yan, my loves. Then kasunod siya dito ng love call. So if ever, baka parang ka-chatmate, ganun, my loves. So let's see, message from this person para ma-confirm natin kung ano ba yung ibig sabihin nitong post na to, yung ibig sabihin nitong negative indulgence na to. With the 9 cups in reverse. I know, ayun. I know I was a distraction from your pain. So, dito sa, kumbaga na-disappoint ka talaga or madi-disappoint ka ng taong to, I want to tell you how I feel. Are you in separation? Kasi, I want to tell you how I feel. So, nandito yung sabihin natin, if ever talaga na you are in separation, pwedeng siya din to yung gusto magparamdam sa iyo ng kanyang ng kanyang feelings. I want to tell how I feel. Ito na, confirmation na gusto talaga, kung ito ay sabihin natin in separation talaga kayo or person mo from the past, gusto niyang maramdaman. Gusto niyang malaman mo yung nararamdaman niya.
because aminado siya sa idinulot niyang pain sa'yo. Ayan eh, kaya pala merong love call and sabihin natin good news. Pwede ding communication ngayon. I wonder if you are, ayun, confirmation. You are in separation. I wonder if you are happy without me. I feel you even though, okay, namimiss ka nga ng person na to. And sabihin natin, sa mga panahon na to, okay, eto ha, confirmation. Merong nararamdaman pa rin itong taong to sa'yo. Your person, meron pa rin. Pero if this is in separation, spirits are telling you no second chances for this love connection. Why? Let's see. Kasi kailangan talaga ng separation with your person. Kailangan nyo talaga yung separation na to. May ibig sabihin dito si spirits eh, yung sa focus na to, maaaring kailangan mag-focus muna sa iyong sarili. I still don't have all the answers. So, kumbaga, may feeling sa'yo itong person na to, pero hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready. Kaya si spirits parang hinahayaan or sabihin natin, nire-required pa rin. Happiness is my priority. So, kung ikaw ang happiness niya, pwede ikaw prioritize niya. Pero kung hindi ikaw ang happiness niya, spirits are telling you, you deserve genuine love, okay? I need more balance. So, hindi pa talaga yung love life ang priority ng person na to. Hindi pa talaga yung love life. Okay, let's see. Let's pull our card. Last card for this. Kasi incept. Okay, forgiveness, my love. Stop focusing your energy on the past events. For life is too precious to wait. You create your reality by what you think, dream, and imagine, my loves. So, kung wala, kung eto ha, maaaring yung person mo talaga may feelings sa'yo, you can forgive them, pero spirits are telling you, kailangan talaga ng pause dito, kailangan nyo mo ng new perspective, and kailangan mo ng sabihin natin, more focus, more contemplation. Ano ba talaga ang focus mo? Kung nagiging distraction sa'yo, yung pag-alala mo sa person na to, yung pakikipag-communicate niya sa'yo, my loves, you have to end this. If ever na may na-involve din na something flirt energy, you have to end this. No second chances for this relationship. Pero it doesn't mean na hindi mo siya, andun pa rin yung galit. Kailangan ng forgiveness, my loves. Kaya may tendency talaga nasaktan ka ng taong to. Pero yung forgiveness na to, ito yung makakapag-heal sa'yo. Ito yung makakapagbigay sa'yo ng much focus kung ano man yung mga goals mo in your life right now. Okay, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.